Andito na siya mga powers. Nilagay ko na siya dito. Ginampir ko na para mas madali. Para mas maganda rin mga powers, no? Pakasok mo lang yan ng ganyan. So, ayun na. So, tatanggalin niyo ito mga powers. So ayan nga mga kapower, no, magandang umaga sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong kapower, Jabin. Sa araw na to mga kapower, no, magwawiring po kami dito sa outlet. Sana po kami dito ang mga wire to saka yung mga device mga kapower, no. Naghahanda na kaming mag ano. So yun nga mga kapower, ituturo ko sa inyo kung paano i-wiring yung mga outlet. Umpisa natin yung sa outlet. Kaya, let's go! Yan nga mga kapower, bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo yung outlet na to. Nilagay naming outlet. Ito, tsaka yun. Tsaka yun. Wiring na po natin yan hanggang doon sa dulo na yan. Yan. Lahat ng outlet na nakabang, wiring na po natin yan. Yung mga junction box na to, mga utility box na to. Yun nga mga kapower, no, may utility box na po tayo dito tsaka doon. Lahat po yan papunta ron hanggang doon, hanggang sa ano na yan. Yun mga kapower, no, bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo yung kung paano ikabit yung junction box na to. Isa, i-explain ko muna sa inyo. So ito mga kapower, no, yung sukat nito mga kapower, 35 mula sa flooring mga kapower, 35 hanggang dito sa gitna. So yun po yung standard dito. Makikita nyo naman po yan sa electrical plan nyo or sa schedule of load kung ano yung sukat. Kasi mga kapower, yung iba 40 mula dito hanggang sa flooring. So yung sa akin naman dito mga kapower, yung sa electrical plan ko at sa schedule of load, 35 lang mula flooring, 35 papunta rito. Kasi may bali 37 po ito mga kapower, kasi dos, maglalagay pa po sila ng tiles dito, kaya magiging 37 yung kapal kasi ng tiles nila kapower, no, dos daw sabi, kaya 37. Kaya pag nilagay na yung tiles dito, magiging 35 na to. So ayan. So yung paglalagay naman ng junction box mga kapower, no, ito nilagyan ko lang ng ganyan kasi magpapalitada sila dito, magpa-plastering. Kaya hindi ko na nilagyan dahil pa-plasteringan lang naman nila to. Tsaka yung pag kinabit nyo na yung junction box mga kapower, no, huwag nyong ilubog masyado sa loob. Kailangan may 1 cm kayo na nakalabas. Kasi yung plastering nila, siguro lalagpas lang dito ng konti. Lalagpas lang sa junction box. Sakto sa tornilyo natin papunta rito. No? Ayan. So, ayan na nga mga kapower, no. Tandaan nyo lagi, laging may takip to pag nagpa-plastering sila. Lagyan nyo ng takip dyan, masking tape or kung ano pwede nyong itakip dyan para pag nagplastering mga power, hindi malalagyan yung sa loob pati yung sa tubo. So yung tubo na to mga power, pumunta po to dun sa may panel. Ayan. Pumunta po to dun sa may panel nya. yun yung supply niya mga kapower. So ito namang tubo na to, ito yung papunta rito, yung isang tubo papunta ron, yung itong tubo naman na isa papunta ron sa ibang mga outlet na ano. Yan, lalagyan na natin ng wire to mga kapower, no, para ma-actual kung may pakita sa inyo kung paano ikabit yung outlet natin.
So yun. Ito may dala akong device. Itong device na 'to makaka-power ng tugang outlet. So yun nga mga kapower, no? So, wala pang alam dyan sa pag-electrical kung paano pagganahin itong tugang outlet na to. So yan. Kung napapansin nyo, may apat na butas. Line 1, line 2. Yung butas na yan, ito yung line 1, ito yung line 2. So paano nga pagganahin mga kapower, no? May hawak po ako ditong wire para ipag-jumper natin dito sa butas. So ganito po mangyayari dyan mga kapower, no? Papasok nyo yung wire dito. And ganyan na yung posisyon nya. Tapos ipasok mo dito sa kabila. So ayan ang mga power, no? Ganyan na. Tupuin mo lang ng paganon para pagdating doon sa may junction box, hindi siya sasabit. Hindi sasabit yung ano nya, yung wire nya sa doon sa may junction box. Ganon rin yung isa dito mga power, no? Lalagyan nyo ulit ng ganito, jumper. Papunta dito. So ayan, ganito na yung mukha niya mga power, no? Ganito na yung ano niya. So tupiin mo ulit. Tupiin mo ulit. So pag natupiin nyo na yan mga power, may natitirang apat na butas. Baka magtaka ko yung para saan yan. So yung dalawang butas na ito mga power, kahit baliktad rin mo yan, iisa lang yan. Yung linya niyan mga power, papunta yan doon. So itong butas na ito na isa, line 1, yung isa naman line 2. So ito yung nanggaling doon sa breaker nyo, ito yung nanggaling doon, yung dalawa na yan, yung line 1, line 2. At ito naman kung para saan to. So kung may dadagdag pa po kayo mga kapower na para, kung may dadagdag pa kayo isa katulad nito, so ganun din ang gagawin. So jajumper nyo lang dyan. Maglalagay ko yun ng linya para ma-connect dito sa dalawa na to. So mga kapower, no, nag-wiring kami doon sa mga outlet. Kaya doon ko ipapakita sa inyo na actual kung paano gagawin. So tara. Yun nga mga kapower, no, may wire na tayo dito papunta ron. So yung mga wire na po yan papunta doon sa mga outlet na iba. So ikakabit na natin to mga kapower kung paano ikabit to. So tara. So yun na nga mga kapower, no, nabalatan na natin to. So itong mga kapower, yung line na to, ando na to sa panel. Ito na yung supply nyo, ando na sa breaker to. So kung nagtataka kayo bakit may isa pang wire, para po to dun sa may isang outlet nyo. So yun. So itong para sa breaker mga kapower, kailangan yung ilalagay yung wire dito mga kapower, number 12. Huwag po kayong gumamit ng mas maliit pa dito mga kapower, kasi outlet to. Kailangan standard po tayo dito sa Pilipinas mga kapower. Standard nila dito number 12 na wire, 3.5. kailangan 3.5 yung ilalagay nyo dito. So ito mga kapower, 3.5. may dalawa po akong kulay dito. Ito yung line 1, ito yung line 2. So ito nga mga kapower, no, kung paano ikabit to. So ilalagay nyo lang to dito sa butas na sinabi ko kanina. So ilalagay lang to dyan. And tapos yung isa naman mga kapower, ilalagay nyo rin dito. So ayan na, ayan na yung mukha nya mga kapower. So kung lalagyan ng power to mga kapower, gagana na to sya, kasi meron na sya dito. Gagana na yung dalawa na yan, gagana na po yan, kasi nakajumper na tayo dito. So para saan ba yung dalawa na to mga power, no? Yung dalawang butas na to. So para yan dito mga power. Para yan dito sa kabila. So pwede mo namang gawing jumper to. Splice mo dyan. Ayan. Splice mo rin dito. So ganyan na yung mukha nya. Para mas madali sa inyo mga power, sa mga wala pang alam dyan,
para mas madali sa inyong gawin to. Pwede nyo itong ikabit dyan. No. Pwede nyo ikabit to. Dyan. Para magkaroon ng power to. So yan. Tara, let's go. Subukan natin. So ayan na nga mga kapower, ito na yung itsura niya. Yung dalawa, pinagsabay ko na lang sila mga kapower, no? Yung ito, papuntang panel. Yung ito, papuntang jumper, papuntang kabilang outlet. Kaya pwede mo na itong pasok mga kapower, ito na yung magiging itsura niya. Yan na yung magiging itsura niya mga kapower, no? So, bali, gagana na to. Yung dalawa na to. So, itong isa, yung dalawang butas na yan, mga power, wala na yan. Pwede nyo nang gamitin sa ibang, ano yan, kung may jumper pa kayo. Dahil, kinonekta ko na dito. Andito na siya, mga power. Nilagay ko na siya dito. Jumper ko na para mas madali. Para mas maganda rin, mga power, no? Papasok nyo lang yan ng ganyan. So, ayan na nga. So, ito, tatanggalin nyo ito mga power. May dalawang tuwerka na nandito. Ayan. Yun yung ilalagay nyo. So ayan. Ayan, nailagay na nga. Ayan, ganyan na yung itsura niya makapower. Pero sa ngayon, tatanggalin mo itong mga power. Dahil nga, hindi pa nakapag-plastering sa kanil dito. Hindi pa sila nakapag-plastering dito. Tatanggalin mo ito. Inactual ko lang na pinakita sa inyo. Kasi para alam nyo kung paano ikabit. Mamaya tatanggalin natin to kasi magpa-plastering pa sila diyan. Di ba aling mag-plastering sila diyan, importante may wire na po kayo mga power. So kung nagtataka kayo mga power, no, kung bakit naging anim na to. Yung isa mga power, pumunta doon. Ito. Ito mga kapower, pumunta doon. So yung ito namang isa mga power, pumunta to sa ibang utility box, sa ibang outlet. Tapos yung isa naman mga power, ito pumunta po to doon. Ayan. So tara. Dito ko. Sumobra po yung pag-wire dito mga pa, dahil sinadya ko pong sobra niyan kasi magagamit pa naman ng iba. So yung dalawa dito mga power na nanggaling sa panel at saka nanggaling doon sa kabilang outlet, yun yung ipapasok mo dito sa isang butas, sa dalawang butas na yan. So itong puti, may nakikita na ko yung line 1 dyan, neutral, nakalagay yung letter N. Dyan yung ilalagay to. Yan. Tapos yung itim, ilalagay nyo dito sa line. So, ganyan na yung mangyayari niyan mga power, no? Ayan. So, bali kung may power na itong mga power. At saka yun. Magka-power na yan sila mga power, yan. Meron na rin to. Meron na rin to mga power. Dahil nga, yung connection niya, papunta na rito. So, yung apat na wire na natira nitong mga kapower, pag sama-samahin nyo yan, so pag sama-samahin mo to, tong puti tsaka yung itim,
Tapos ganun ulit mga power. I-jumper mo ulit dyan. So yan. Itong itim, yung dalawang itim, kakabit mo dito. So ganyan na yung nangyari niyan. Yung itim, yung dalawang itim, kakabit dito sa isang itim. Tsaka yung dalawa na rin to mga power. Ganun, ganun rin. Ganun rin, ikakabit mo rin yan dito mga kapower. So ayan, nakaano na tayo mga kapower. So ikakabit nyo na yan dito mga kapower. So ayan nga mga kapower, no, nakapag-wiring na po tayo dito sa mga outlet na ipaliwanag ko na sa inyo ang kung paano ikabit yung outlet mga kapower, no. Kaya hanggang dito na lang po ako. Marami pong salamat sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa gagawin ko. So bali bukas mga kapower, update ko na lang po kayo tungkol sa pagwawiring at sa pagkakabit ng mga ilaw. Ayan. So ayan mga kapower, pinagpuputol-putol niya na yung mga tubo doon sa junction box na yan para lalagyan na namin ang wire ngayon. So hanggang dito na lang po ako mga kapower, no. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.